topic natin, bakit pumapangit ang balat ng edad 40s, 50s, 60s. Ano ba yung mga pwede natin gawin para hindi maging old ang ating skin? So, magbibigay ho ako ng tips at ipapaliwanag ko ano ba mga dahilan bakit nasisira ang ating balat. Age 20, marami pa tayong collagen. So, maganda pa yung ating cuties. Hindi mo pa halata yung mga wrinkles. Pero pag age 30, nababawasan na yung paggawa ng collagen. 1% per year. So, patagal ng patagal, pakonti ng pakonti yung ating collagen. So, mapapansin mo na at age 40, yung mga pagbabago na sasabihin natin. At syempre, pag age 50, medyo mas pumayat na yung iyong face, lalo na kapag age 60. So, ito po yung mga dahilan. Number one, mabagal na yung pagpapalit o turnover ng luma at dead skin cells. Kaya nga, wala nang kinang yung ating balat. So, makikita nyo po dito sa drawing, galing sa ilalim, new cells, aakyat pataas. So, ito, mabagal na yung pagpapalit. Yan po yung dead skin cells. So, kaya pag hindi nagpapalit yan, syempre dahil dead skin cells, wala nang kinang ang ating balat. Nung bata tayo, kita nyo po ang daming collagen. Yan, no? Yan yung suporta ng ating skin. Pati ng elastin, galing ho yan sa protina na kinakain natin. Collagen at elastin. Pero kapag umiidad na tayo, lumiliit na, kumukonti na, kita nyo, konti na siya. Kaya nagkakaroon na ng hukay o yung tinatawag natin na wrinkles. So nagsimula na. Kaya parang medyo mas hukay at mas nalalaylay yung ating balat. Number three, dry o tuyo na ang ating balat, hindi na makapanatili ng moisture. Tsaka yung dating mapula-pula na mga pisngi natin, nawawala na yung glow. Ano ang nangyayari? Mas nangangati yung skin. Dahil nga dry ha, kaya di ba basta dry, mangangati ang iyong balat. So makatikati. Dahil kinamot mo, mag-flakes na yan o parang natutuklap, lalo na dun sa may ilalim ng inyong mata. Makikita nyo, mas lumalabas na yung blood vessel. Numinipis na rin siya kasi nga very dry. Tapos, pag na-dry na siya, nagkakaroon na ng... So, pag ngiti mo or pag galaw ng mukha mo, nagkakaroon na ng wrinkles. Number three. So, three yung dry at tuyo. Ano? Number four, dahil sa paulit-ulit na nabibilad tayo sa araw, pagsakay sa jeep, sa kotse, paglabas ng bahay, pagbibilad, pagkatapos maglaba, o baka naman ang trabaho mo sa field work ka, nasisira, nagkakaroon ng sun damage yung ating balat. So, mapapansin mo, bakit yung mga taong bilad sa araw, mas malalim yung wrinkles nila? Nagkakaroon na rin ng pangingitim, pwedeng doon, no? Lalo na yung, di ba, pag nakasakay tayo sa sasakyan, ito, one side, mas laging exposed sa araw. Tingnan nyo, mas maitim doon, may melasma doon, may dark spots doon, may hyperpigmentation doon, tapos, rough, very rough yung ating balat, tapos mas lumabas yung ating mga ugat-ugat, spider veins yung tawag dyan. Tsaka parang mas nagsasag na yung skin natin dito sa baba, sa ilalim ng baba, tsaka dun sa ating neck. Kasi exposed sa sun yan. So wala nang ningning, wala nang radiance. Number five, baka mas pangit na ang blood circulation, lalo na pag diabetic ang isang tao. And syempre, dahil umiidad nga, mas kumikipot na, napapakipot ng cholesterol, so yung less na, kulang na yung blood circulation. So pag kulang na yan, mas konti na yung pupuntang oxygen dun sa iyong face o sa inyong cuties. At kulang na rin yung nutrition. So yung kinain mo, hindi ma-distribute dito sa iyong cuties. So mapapansin nyo yung mga, ayan o, nagkaroon na ng pagbabago dahil sa blood circulation. At dahil nga menopause ka na, bumababa na yung estrogen ng isang tao, mas nagiging kulubot na yung ating balat, bawas na din yung oil sa ating mukha. So, dahil sa pagbawas ng oil, nakita mo, ba dati maganda yung arch nun, yung kilay. Ngayon parang bumaba.
Wow, dati deep set eyes. Bakit ngayon nawala yung fold dun sa iyong mata? Mas nag-eye bags ka na. Palubog na ng palubog yung eye bags mo. Palaki na ng palaki. Tapos yung mga lines, palalim na rin ng palalim. Tapos parang ba't parang mas flat? Eh kasi nga nawawala ng fat pads yung ating mukha. Kaya parang na-flat na din yung ating mukha. Kasama yan. Eh dahil ang dami na nga nating source ng stress, kulang pa sa tulog, maling pagkain, tsaka namamana din ng kutis yung pamumuhay, kulang sa pag-aalaga ng skin. So, mas dumadami yung wrinkles dito sa ating forehead. Pag lagi kang galit, nakakunot. Tapos, pag lumabo na yung mata mo, di ba? Pagbasa mo, nakakunot kang ganyan. So, lumalalim na din yung frown lines mo sa pagitan ng iyong dalawang kilay. Tapos, sa ilalim ng iyong mata, lalo na kung iyak ka ng iyak. Tapos, kakaganyan mo, di ba dito, nagla-lines dyan sa may ilong mo. Yung dito sa face mo, lumalalim na, oh. Ganyan, lalalim na. Yung pagngiti mo, mapapansin nila, meron na rin maliliit na wrinkles dyan. Tsaka, tignan nyo yung inyong neck. Ayan, napansin ko na rin yan. Ba, mas lumalalim na yata yung aking neck. Tapos, tsaka dito, nagsasag yung inyong baba. Bakit mas nagiging double chin ako? Kasi nagsasag na rin yung iyong skin. So, yan yung mga nakikita natin, yung mga fine lines. Kasi nga, nawala na yung elasticity dun sa ating balat. Kasi pagbaba nga o pag konti ng collagen, tsaka nung elastin. Tapos, parang namamayat na din nga yung pisngi mo, yung mata mo, yung panga mo, dahil nga nawala ng fat pads. Tapos, di ba, nung bata ka, ang ganda ng parang triangle yung shape ng face natin. Eh, dahil nagsag dun sa dalawang gilid, parang naging square face ka na din. At napansin din nila, parang lumiliit din yung buto. Kaya parang na-flat din, ano. Lumiliit yung buto kapag umiidad. So, and napansin nila ha, yung lips, dati, di ba, full lips tayo. Bakit na-flat din? So, makikita nila, nagiging thin na yung lips ng isang tao. Numinipis ang labi dahil, yon kaya, dahil sa pagkonti din ng collagen. Mabagal na din yung paggaling o pag-heal dun sa ating mukha. So, pag nagkaroon ng mga micro-injuries, mabagal na. Nagkakaroon na ng hindi mabilis na pag-heal ng sugat. Tsaka mapapansin mo, mas aninag mo na yung mga spider veins. Parang mas see-through na yung iyong balat. So, ang tips natin, balanseng pagkain at nutrition. Kumain ho kayo ng maraming omega-3 fatty acid, isda, nuts, para mas gumawa ng bagong cellula yung inyong katawan. Omega-3 galing yan sa mga sardines, sa mga nuts, mani, sa mga buto ng kalabasa. Yan. Tsaka yung antioxidant sa marami sa buto ng kalabasa, sa kamatis. Yan. Yan yung mga dapat ninyong kakainin. Mga anti-aging foods kasi beta-carotene, lycopene, antioxidant yan. Panlaban nyo sa free radical changes. Kailangan nyo rin ng vitamin C galing sa prutas at gulay kasi antioxidant yan. Tsaka nakita nila mas nagpapaputi ng dark spots. Kinakain to ah, bukod pa dun sa nilalagay. Tapos tulog maigi para sa cell regeneration. Siyempre gusto mo tumubo ulit. So kailangan mo ng pahinga. Kailangan mong matulog. Iinom po ng tubig, 8 glasses a day, 8 to 12. Depende po kung ilan yung pangangailangan nyo. Pero sana minimum 8 glasses waking hours para hindi kayo matuyot. Tapos pag sinabing cleanse and exfoliate gently, huwag naman hong di gagamit kayo ng labakara, ng bimpo. Marahan lang po yung pagkusot. Actually, pwede na nga yung palad ninyo eh. Huwag naman ho yung kung makakuskus kayo eh. Kasi madiin. Pag madiin po, lalong nagsusugat, eh hindi na nga makahil ng maayos yung ating mukha. Tapos, iwas. So, kung pwede habang bata kayo, iwas ho kayo sa mga maiinit na oras. Halimbawa, between 10 to 3 p.m., dun muna kayo sa may lidim o loob ng bahay. Lumabas ho kayo before 10, tsaka after 4 p.m.
Sunscreen, kailangan po SPF 30 sa pang-araw-araw. Pero kung mag-sports kayo, mamamasyal kayo, pwede rin po yung sun protection factor hanggang 50. Hindi na, yung mga bagong labas ngayon, hindi na humalagkit yan. So, pwede nating gamitin yan. Tapos, wag hong lagay ng mga kung ano-anong mga pills, chemical, dun sa inyong balat na hindi nyo naman kilala. So, kailangan safe yon yung binigay sa inyo ng dermatologist nyo. O kaya naman, basahin ninyo. Kailangan ho eh, yung mga mild lang. Wag hong tiris ng tiris dyan sa inyong mukha. Pag may blackheads, whiteheads, sabunin nyo na lang po. Linisin mabuti. Kasi baka masugat lang ninyo. Kailangan, syempre, masipag din tayo sa pag-alaga dun sa ating mukha. Pag ho maghihilamos tayo, gamit lang ho tayo ng mild soap. Wag ho yung mga, kasi yung mga pampaputi, nakaka-dry ho ng skin yan. So, mild soap, ano yung mga example nito sa ating mga groceries? Meron po tayong Johnson's dyan, meron tayong Tender Care, Jergens, pag may konting budget pa, pwede po yung Dove. Basahin nyo po, mild soap. At pagkatapos maghilamos, within 3 minutes o pagkaligo, lagay ho tayo ng moisturizer para maabsorb niya habang malambot pa yung skin natin. And sa buong katawan, kailangan po maglagay tayo ng lotion para hindi tayo mangulubot. Pag humainit, gamit ho tayo ng payong, sombrero, sunglasses. Mag long sleeves, mag long pants. So, kung kailangan po magsuot ng guantes, gawin ho natin sa trabahong bahay. Salamat. So, maraming salamat po.